sa pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubusin ka namin. Ang sugo mong anak ay naging tingnan iba sa amin, bagamang tingnan inalaran ang aming pagkapasuhin. Niloob mo ito upang iyong masahan sa aming pagkatao at giliw mong anak. At kami itong ayan mo may pag-ibig na tulad ng pagkatao mo sa kanya na higit sa lahat. Ang kadapatan na sa iyong walang mali ay papanumbalik ng muli sa amin. Nang iyong kasiyahan, nang iyong pag-ibig, na aming ipinaksin, ikaw ay aming subay. Kaya kaysa ng mga kamayang sisiawin ang mabuhi sa iyo ng walang upay sa kalamitan, kami nagbubuti sa iyong kadakilaan. Ngayon ginaman ang matapos sa kapunan, ginawa ka niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalaman. Inihabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aming dugo ng bago at walang hanggang lipat. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amagay mo ng pagkabuhay ng anak na niyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng maligtasan. Kami nagpapasalamat ang kanyang pinarapat ng iyo. Sa harap mo parang naglingkod sa iyo, i-sinasamon namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubuhan ni Kristo yung mabundod sa pagkakaisa sa pamamitan ng Espiritu Santo. Ama, dinamin mo yung simbang na ganang sa mundaytig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang talang kapalihan, alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi
na may pag-asa na sila'y muling mamumuhay, gayon din na lahat ng mga pumapa. Kawaan mo sila ang patuloyin sa iyong kaniwanagan, kawaan mo ang itapangin ng lahat na mga sa'yo sa iyong buhay na walang wakas na isa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, na mga apostol, ni San Martin na lahat na magbanala na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mahimpagdiwang naman namin ang pagpuri sa karangalan sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upang tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos, sa salita at sa gawa.
Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsiluhod po ang lahat para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at nakapagbigay ng buhay, ipinataas namin ang aming mga puso at mga hinain sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating tutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam namin kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam namin kalooban. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan, na kapwa nakikipagtunggali sa galit at puot na kanilang naranasan. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na ignagapos ng hangarin maghiganti. Para sa aming sugatang lupunan na iniligaw ng ilusyong dapat tumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa malakas na paghihiganti, para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, para magkaroon ng karunungan, makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan, at katulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng
ang mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyon, baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at nagkatarungang humihilong mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyo pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo, kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balangkayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Magharinawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit hindi ninyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuon. Tulungan niyo kami iabot ang aming kumay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayun din naman, tulungan niyo kami baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at pag-alam upang huminto ang karasan at manahin ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, Ama namin, mapagmahal na ang aming banal na pinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming kalawan upang kami makatampalo sa kalulatian ng aming nilalangkang. Sa tinimis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag, na ginanap ng pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimbo muna kayo para sa ilang nagkalasas. Una, ayan pong ating update na aming pong pagpagawa. Para po sa linggong ito, ang ating po materialis ay ₱7,547. Yung labor po natin para sa limang araw sa apat na katao ay ₱8,750. So, total natin expenses ay $16,297. $17,547 plus $8,750 at meron tayong pipisin ng nakaraang linggo na $38,590 and 20 centavos. So total ay $55,000
487 at 20 centavos. Yung pong mga nagbigay para mo sa linggong ito ay ang Ibito and Suarez, 1,000. Benji ng mga Arcadian family, 5,000. Progoso family, 10,000. Mr. and Mrs. Anastasio, 1,000. Tony Militante, 1,000. So, 18,000 pesos. So, 55,487 and 20 centavos minus, ah sorry, 18,000 minus 55,387, 487 and 20 centavos equals division of 37,487 and 20 centavos. So ito po yung division natin, 37,487 and 20 centavos. So, ipahinto muna natin yung ating pinapagawa. Kasi, medyo ilang beses na po tayong mga division. Ako din naman po at tayo ay nakaka-recover. At kaya naman tayo nakapagawa kahit naman tayo division eh, pero kung nagpautang sa atin. Pero utang pa rin ako yun. But mahirap po, mahirap kasi mahirap maging format. Kaya tigil na muna natin kasi sabi nga ko natin kahapon kapag ito ay nakapagbibigay ng bigat, hindi nakagagaan na. So kaya mahirap mo mag-isip kapag wala kayong budget. Siguro susunod na ulit, bayaran na muna natin yung ating bibisip. Ito po yung bagay. Marami pa ang gusto namin gawin. Pero sabi mo ay baka gusto muna ng Diyos na ito na muna. Ikaw na iyo, malaki na rin yung amin na ipaayos. Bahagi yun na kung saan ay medyo nakabibigan. Nakabibigan ng maging formal. Sa loob ng apat na araw na sa loob pala ng halos dalawang taon, dalawang buwan. So, ipanalangin po natin at tayo na mapasalamat sa mga taong walang sawang tumutulong para po sa ating pagkawain. So, maraming salamat po. Pangalawa, ay nabanggit ko kahapon na nung nakaraang linggo, yung isa po nung nakaraang linggo, kasi nabagpasdan ko, pagamat kung mayroon tayong dalawang blower, ay nainitan pa rin yung tao. Kasi nga, yung ating mga pintana, sarado. So, kaya po, binibigyan natin ng trabaho ang ating po mga lay ministers of Holy Communion, mga lay minister, brothers, huy, yata po kayo, no? Nasabi ko, binibigyan namin ang trabaho ng mga lay ministers of Holy Communion na sila ang magpumas at magsarado kasama ng mga MPG ng ating bintana. So, bago mag-isa, bubuksan niyo yung mga bintana. Pagkatapos ang isa, sasarado niyo yung mga bintana. Kasi kahit na sabihin ko na, kayo na ang mismo ang magbukas, ay walang nagbubukas. So, nagtitigis kayo ng mainit. Kapag binuksan natin yan, ay lumalaki may bigay na kaginhawahan. So kaya para maging maayos na mga lay ministers sa Holy Communion, nakitindihan ba ninyo ang trabaho ninyo? No?
kasadagdag sa iyong trabaho, ha? Magbubukas ng bintana bago mag-isa at magsasarado ng bintana pagkatapos ng isa. So para naman, ano, kasi iba pa rin yung hangin na galing sa labas kaysa yung hangin na umiikot lamang sa amin na pinapaikot ng electric pump. Iba pa rin po yung hangin na galing sa labas. So ito po, muli po, maraming salamat sa iyong patuloy pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.